Ayan. Yung Bardagulang, Mon Tulfo at Ramon Tulfo at Erwin Tulfo. Ayan! Si Mon Tulfo, grabe, no? Parang araw-araw meron siyang ganap. Araw-araw meron siyang ganap. Yung mga chismis-chismis is that Mon Tulfo is heading the propaganda for his brother Raffy Tulfo. Tapos ito raw si Raffy Tulfo. Ano lang naman, ito mga chismis-chismis lang naman. Si Raffy Tulfo daw ay nag-aambisyon na tumakbo sa mas mataas na opisina by 2028. So that's why parang si Mon Tulfo daw ay binabanatan na binabanatan si Inday Sara. Ganyan, ganyan. Ganun yung mga chismis. Eh kasi di ba si Mon Tulfo lagi niya binabanatan si Inday Sara. Okay. But anyway, for today's video, para sa araw na to, ito na yung pag-usapan natin. Yung nag-post si Mon Tulfo ng open letter para sa kapatid niya sa si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo po, ito naka-jacket na pula, siya ang DSWD secretary ngayon. So ngayon, namumroblema si Erwin Tulfo dahil dalawang beses na siyang binypass ng court ng Commission on Appointments sa Kongreso. Sa Kongreso. So binypass na siya dalawang beses. Bakit? Kasi nga po meron siyang mga issues. Meron siyang conviction ng libel. Meron rin siyang issue tungkol doon sa kanyang citizenship. Ganyan-ganyan. So ngayon sabi ni Mon Tulfo, mag-resign na daw Sir Erwin Tulfo sa DSWD. Huwag daw siyang mag-ano, huwag daw siyang magpagamit. Huwag daw siyang magpa-kid pro quo. Huwag daw siyang magpas, I scratch your back, you scratch my back. Ganyan, ganyan. Huwag daw siyang magpakain dito sa mga ano na to na meron lang daw gustong hingin sa kanya. Kumbaga parang yung pag hindi raw kasi niya pinagbigyan yung mga involved dun sa appointments niya, parang in order to be appointed, parang kailangan niya mag-compromise. Basically, yun yung pinapoint out ni ano, yun yung pinapoint out ni Mon Tulfo. So, wag daw siyang maging ganun. Wag daw maging ganun ang kanyang kapatid. Ayan. Ngayon, ano, ang tawag dito, may mga parang very ano si Mon Tulfo na sinabi. Like for example, meron siya mga allegation like ikaw kaya ka iniipit sa appointment mo kasi maraming galit kay Raffy Tulfo. So, meron siya pa effect eh. Sabi niya ang hugupit kay Raffy ay pantal sa iyo, ganyan. So, kumbaga parang ang gusto nila raw gantihan talaga si Raffy Tulfo, pero ikaw ang makakaramdam. Ikaw ang makakaramdam nung sakit. Parang ang gusto ang nagagantihan ikaw kasi nga si Raffy Tulfo marami siyang mga pinapahiyang mga colleagues niya sa Senado, ganyan ganyan, mga ganong etos. So sabi niya wag na raw niya sayangan ang oras niya sa Commission on Appointments, ganyan ganyan. Tapos ayo, meron pa patutsada to si Mon Tulfo na yung daw kasing libel ay hindi ano, hindi raw case involving moral turpitude. May mga ganong-ganon pa siyang etos. But this is the very ano no. This is the very part na maraming nagtaasan yung kilay. Sabi niya, Erwin, kung talagang gusto ni Pangulong Bongbong na kailangan kanya, gagawa siya ng anumang paraan na mapanatili ka sa pwesto. Sabi niya ganoon. Pero mukhang mahina si Bongbong sa diskarte. Tama si Digong sa kanyang sinabi noon na si Bongbong ay isang weakling. Do you want to continue working for a weakling president? Ayan. Nakakaloka. Okay. Is Mon Tulfo encouraging the president, Bongbong Marcos, to overstep on the powers of the legislature? Is this what Mon Tulfo wants to happen? Is this what he wants to happen? Kung
kung talagang gusto ni Pangulong Bongbong na kailangan kanya, gagawa siya ng anumang paraan para mapanatili ka sa pwesto. Ano pong paraan? Kasi po yung appointment po ni Erwin Tulfo ay nakasalalay po sa Commission on Appointments. Check and balance po ito. Pinili ng Pangulo si Erwin Tulfo. However, ang kanya pong confirmation ay kailangan trabahuhin ng legislature ng Commission on Appointments. Ngayon po, kaya po naging ganon ang dynamics ng appointment ng mga gabinete ay dahil po sa prinsipyo ng check and balances. Dahil ayon sa ating constitution, ang tatlong branches ng government, ang trabaho niyan ay ano, no, mag-check and balance. Ito pong Commission on Appointment is one of the check and balance mechanism po natin. So ngayon, pag sinabi mo, Montulfo, na kung talagang gusto ni Pangulong Bongbong na kailangan kanya, gagawa siya ng anumang paraan para mapanatili ka sa pwesto, ano pong paraan? Inappoint na nga po siya eh. Nung first time na inappoint siya, na bypass, nireappoint siya. Tapos ngayon na bypass siya ulit. Ano pong paraan yung gusto niyong gawin? The issue today of Erwin Tulfo is between him and the Commission on Appointments. How is he going to hurdle it? Hindi kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos na merong mga issues ang qualifications ni Erwin Tulfo. 'Di ba? Hindi kasalanan 'yun ni ano, hindi 'yun kasalanan ni PBBM. Hindi ko maintindihan. For someone who calls himself a journalist, meron siyang lakas ng loob na magsabi sa Pangulong Bongbong Marcos na gagawa siya ng anumang paraan para mapanatili ka sa pwesto. Whatever happens to check and balances, sir. Ano pong pamamaraan yung gusto niyong gawin? Ano po pamamaraan yung gusto niyo? Gusto niyo manghimasok siya sa Commission on Appointments? Gusto niyo makialam siya doon? Parang ang labo po niyan. Ang labo po niyan, Montulfo. Sobrang labo niyan. Medyo nakakadiri po yung suggestion niyo. Katulad nung nakakadiri yung pamumuno ninyo dun sa costume ni Inday Sara dun sa Christmas party ng OVP. At tulad nung nakakadiri yung pagsasabi na si Lenny Robredo ay kailanman ay hindi nagsuot ng katawa-tawang costume. Diyos ko. Nakakaloka to si Montulfo. Eh, ito na po ang exciting part. Ito na po ang exciting part. Di ang haba, ang ingay ni Montulfo talaga. Sobrang niyang ingay. As in, kadiri. Kadiri yung kaingayan. Nag-reply si Erwin Tulfo doon sa kanyang kapatid. Sabi ni Erwin Tulfo, "Whatever the statement of our brother, Ramon Tulfo, in his Philippine Star column and Facebook page lately, does not reflect nor share my sentiment and that of the entire Tulfo family. His opinion and views are his alone." So in short, sinasabi ni Erwin Tulfo, ano sinasabi mo magsaka dyan? Diba? Ano sinasabi mo dyan magsaka dyan? Diyos me. Ayun. In short, ganun. Ganun po ang nangyari. Nakakatawa. Ayan. So, ano no, ang tawag dito? To be fair kay Secretary Erwin Tulfo. I think napakasipag niya. May mga ibang mishaps yung kanyang pamamalakad sa DSWD, but he was able to handle it eventually. So, kumbaga hindi naman ako sobrang
ecstatic dun sa performance ni Erwin Tulfo. Pero nakikita ko kasi nagtatrabaho siya talaga as DSWD Secretary. However, yung problema niya sa Commission on Appointments, it is something that is between him and the Commission on Appointment. Si Marcoleta ni-raise niya na parang, oh, kailangan natin, di ba, dun natapos yung appointment, yung hearing sa appointment niya eh. They wanted to consult an opinion from the Supreme Court justices regarding do sa conviction niya ng libel. If that will disqualify him for the position. Ganyan. So, these are things that he has to face. These are things that he has to... Merong issue. Merong legal issue. So, Montulfo, huwag kayong magsalita as if walang issue. As if walang problema dun sa appointment niya. Meron talagang sinosort out. At yung problema na ito ay between Erwin Tulfo and the Commission on Appointments. Diba? Ayun. So, sabi ni Janoine, eto yan. Meron ang kaso yan sa libel. Gusto atang dagdagan. Si Juan Tulfo to siya. Ayan. So, Montulfo calls himself a journalist. And for me, journalist of this kind is really, really dangerous. Sobrang dangerous niya talaga. Yung para magsabi siya na parang, kung talagang gusto ka ng BBM, dapat gagawa siya ng paraan. That is just utterly stupid, Montulfo. That is just so stupid, sir. Diyos me. Ngayon po, kasi sikat to eh, Tulfo kasi eh, sikat eh, kaya ano eh, ang dami ring naniniwala dito, kaya dapat talaga, you know, this is the reason why we wanted to talk about things like this. Kasi yung mga broadcaster na kagaya ni Montulfo, ito pa yung gusto nyong i-shield sa criminal liability ng libel. Ito pa yung gusto nyong i-shield dun sa criminal liability ng mga ng slander, defamation, and anything. Sinasabihan niya si Bongbong Marcos na weakling. Kasi dapat daw gumawa ng paraan si Bongbong Marcos kung talagang gusto niya si DSWD Secretary Erwin Tulfo. Pag po nakailam si Bongbong Marcos sa proseso ng appointment, sa Commission on Appointment, hindi po strong ang tawag sa kanya doon. Ang magiging tawag po sa kanya doon, corrupt. Okay? Magkalinawan lang tayo, Montulfo. Ngayon po, ang hindi pa kikialam sa proseso ng Commission on Appointments ay hindi po weakness. Ang tawag po doon ay pagiging marespeto. Okay? At pagrespeto sa kapwa mo co-equal branch ng government. So, yung masyado nilang ano eh, masyado nilang ginagamit yung statement ni Duterte no, na weak president daw si BBM, weak leader daw si BBM, ganyan. Alam niyo yung statement na yun, hindi naman inulit yun ni Duterte eh. And the most recent of President Duterte is to support the president, 'di ba? Is to support the president. Tsaka yung sinabi no ni Duterte, weak daw si PBBM dahil spoiled brat, ganyan, MM. Spoiled brat siyang, ganyan. Sa totoo lang po, mahal na mahal natin si Pangulong Duterte. Pero po, si Pangulong Duterte ay mama's boy. Spoiled brat naman din po yan, nung bata siya. Di ba kinukwento niya, high school pa lang yan, may kotse na yan na dinadrive. Nung panahon niya, nung panahon ni Duterte, eh di ba ang tanda na ni PRRD? Biruin mo, nung kabataan niya, high school siya, nagdadrive na siya, meron na siyang sariling sasakyan. But kahit spoiled brat, si PRRD, eh di ba ilang taon rin na nagstay sa high school si PRRD, di ba? O, kinalinga, minahal pa rin ang kanyang nanay, di ba? Binigyan pang kotse, di ba? Spoiled brat si PRRD. Okay. But even so, PRRD is the strongest president we ever had, di ba?
strongest in a sense that he was able to bring the mainstream media down. So ngayon, kung kunwari yung si BBM Weakling dahil spoiled brat, MMA, parang I do not see it as a ano, no, yung parang sinisiraan or binibring down ni PRRD si BBM. Eh kasi siya, spoiled brat rin naman siya eh. Diba? At sabihin natin, spoiled brat si BBM. Diba? It doesn't make him incapable. Si PRRD nga, spoiled brat, pero very, very capable na president eh. Diba? So tigil-tigilan nyo kami dyan sa mga weakling-weakling remarks na yan. Diba? Wala nang basihan yan eh. Ino-overuse nyo na lang. Ino-overuse nyo na lang. Ayan. So, sabi ni Thick Walls dito, naging senador si PBBM, kaya alam niya ang proseso. Tapos babakasin mo ang CA dahil kay Sec Irwin, culpable violation iyan ng anti-graft and corrupt practices at betrayal of public trust. Sabi niya. Correct. So pagka nag-insist ka, Montulfo, na pakialaman ni PBBM ang proseso ng Commission on Appointments, you want him to be corrupt? So tigil-tigilan mo kami, Montulfo. Mahiya po kayo. Diba? Mga kagaya mo dapat, ano eh. Dapat yung mga, yung Facebook page mo, yung may warning eh. Diba? Just kung nag-encourage ka ng korupsyon, bakit? Bakit? Diba? Ayan.